gising ko lang. Alam niyo kung bakit ako nagising? Narinig ko yung taho sa labas. Sabi ko, tatay, ano yung taho? Bilan niyo kung taho. Diretso ko sa labas. Napakita ko yung taho sa inyo. Yung taho. Ito ko yung taho. Taho kayo dyan, mga madam. Taho. Bigyan nyo pa, bigyan nyo tayo ng isang malaki si... Ay, hindi. Maliit lang siguro. Nagsusuka kasi ang kuya. Ay, rin yung maliit lang. Ah, okay. Anong oras na ba, tay? Naku, oras na tayo magising. Hindi na oras na maaga pa. Umaga na. Oras na para gumising. Oh, layo na ang inabot nito eh. Magtataho. Dito ito sa may takawin na. 7. Isa pang maliit kay Shanti. Baka magising si Shanti. Isa pala yung maliit. Ano, tatluhin nyo na lang ng maliit. Tatlo pa? 20, 40, 50, 60 bali, apat pa. Ah, hindi, tama nga, 90 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dapat 100, wala si Joanne. Pag na yun. Payat na yun. Oo. Kawawa naman yun. Banana ba? Ako na lang tayo, ano, diba? Diba kasi payat ako. Kailangan ko magpataba. Ano tay? Ayan, kuya, salamat. Salamat. Sa inyo na lang yung ano, sira. 2, 4, 6, 8. Hindi, may 10, ano. 2, 4, 20 kasi yun. 20, 2, 4, 90. Ay, ilan po bang sa 1, 2, 3. Ah, isa pa. Ito ba? 18 na rin. Opo. Ang kulit mo, tata. Hindi ka mag-aral ta nga ulit ikaw ng mathematics. Sama mo ko. Si yung asawa ko. Yan. Inaano ako niya ng asawa ko eh. Sa mathematics. Ang galing-galing ko daw sa math. Sino daw teacher ko sa math? Mag-aral daw ulit ako. Sa'yo na lang po yung suklay, kuya. Ay, sige po, salamat. Pang ano mo? Pang tubig mo. Salamat! Mga madam, kain po tayo ng taho. Ayan po, taho, mga madam. Taho! Yung mga taho, madam. Yung mga taho, madam, hindi ko hinahanap. Kusa silang mupunta sa bahay namin. Or kaya naman, sumusulpot na lang bigla yung taho. Eh, kapag may taho, grab it. Bibili talaga akong taho. Sarap. Bumili ako ng 2 malaki, 20. Saka 1, 2, 3, 4. 4 na maliliit. Natig sa 10. 20, 40. Tek, ang kinain mo ay yung maliit. Mm-hmm. Eh, bakit? Ay, yung malaki. Naigian yung malaki. Ah, ganun ba yun, itay? Bali, 90 pesos. Eh, binigay ko yung 100. Binigay ko na lang yung sukla yung 10.
nakakatuwa yung mga ganun tayo, no? Yung na-appreciate nila yung maliit na bagay. Grabe magpasalamat si ano si Kuya. Bata pa yung magtatao, bata pa. Mga kasing edaran ko laang. Mas matanda pa ako. Malaking tao lang yun. Malaking katawan. Nakakatuwa kasi ang saya-saya niyang tumanggap ng kahit napakaliit na halaga ay mahalaga sa kanya. Yan. Yun yung mga taong ano, marunong mag-appreciate ng maliliit na bagay. Dahil para sa kanila, malaki na yun. Samot ang sarap ng taho niya. Lulog pa ang mga tao. Ano pa lang yun? 7 pa lang. Napakinggan ko yung tao. Paripas ako ng gising eh. Akala ko pa nga iba eh. Sabi ko, tulog-tulog pa ako. Pikit-pikit pa yung mata. Tatay, ano yung taho? Ayun, taho daw yun. Nandun na sa dulo yung magtataho. Tinawag ni tatay. Maitim na ba? Okay lang na mangitim tayo mga madam kasi pag-uwi ko ng Turkey, kulong na naman ako dun. Mapabahay, mapalabas, malamig. Kulong ako ng mga jacket, ayan. Hindi tayo kulong sa bahay, kulong ako ng mga jacket. Sa bahay, kulong ng jacket. Sa labas, kulong ng jacket. Hindi halata na maitim tayo, diba? So ngayon, i-enjoy mo muna natin yung araw ng Pilipinas. Kasi masarap ang araw ng Pilipinas eh. Namiss ko yan. Si tatay. Di ba yung tricycle ng tatay? May loob at dun sa labas. May sidecar at yung motor. Gusto ko lagi dun sa motor. Kasi gusto ko yung nahampas ako ng hangin. Masarap kasi sa pakaramdam. Ang tatay ayaw, mainit daw. Sabi ko, okay lang yan, tay. Kasi nung bata pa ako, mga madam. Elementary, high school. Ano ko eh, alam ko yung ano eh, yung tunog ng tricycle ng tatay ko malayo pa lang. Kahit anbawa, nasa bahay ka ko, napakinggan ko yung motor. Talagang lalabas ako ng bahay, ahabulin ko si tatay. Hindi nga ako tinitigilan ng tatay. Titigil lang yun hanggat ano. Kapag piyagak na ako, naglupagin na ako sa kalsada. Pumalis ako. Nabunutan kasi ng apat na ngipin yung anak ko. Yung mga ano, mga sungki-sungki. Kumbaga, yung temporary ng ngipin, nadagdagan ng permanent ng ngipin, hindi nabunot yung temporary, kaya nagdoble-doble yung ngipin niya. So, ang ginawa ko, pinatanggal ko yung mga labis-labis na ngipin. Yun. Apat na ngipin. Itaman-tama, taho yung binili ko, makakakain siya. Hindi na niya kailangan ano, nguyain. Dire-diretso na yan. Ayan. Kain lang anak. Kain ng kain. Antok pa yan. Kain lang ng kain. Gwapo yan. Kahit nakanguso, gwapo pa rin. Kain lang. Masakit pa ang ngipin mo? Hindi na ano. Di maganda, nakatulog kasi yan. Pinatulog namin kagabi. Kahapon. Kasi ang sarap ang tulog nung gabi. Para hindi niya naramdaman yung sakit. Sarap. Quality. Hello po, mga madam. Ayan, nagluto ako kanina ng meatloaf at hotdog for breakfast.
una kumain kami ng taho, then nagluto ako nito. Ngayon papakainin ko na si nanay. Ano nanay? Gutom na iyon. Hindi lang yung nagsasalita. Ano nanay? Padali na lang to sa akin, mga madam, kasi alam nyo naman sa Turkey, isipin ko na lang na may baby ako dito na pinapakain. Shanti! Ano po yun? Paying maling. Paying maling? Ah. Ah, papakan mo na. Kunin mo na. Kunin mo. Hindi, kunin mo. Ah. Yan. Oh. Kain ikaw. Anak ito nung ano, bunso kong kapatid. Ayaw mo na. Bakit ayaw mo na? Hindi masarap. Iba na kasi ngayon yung ano, yung lasa ng maling. Higop ng kape. Dito ako, dito ikaw, ha? Para hindi salin. Kasi bad breath na ka ako, bad breath ka pa, edi sasabog na, ano? Inom ng konti, dahan-dahanin na, ha? Mainit-init yan, mainit, konti lang. Sarap ng kape! Quality! Kape yan ni tatay. Dinengwat ko lang. Kape ni itay. Sarap! Quality! Higop ako rin, higop. Sarap! Pa! Ano pa? Ito mga madam. Ano lang yan, padaplis-daplis lang ng pag-inom ng kape. Konti lang. Gatas talaga iniinom niya. Binilhan ko yan ng gatas na adult. Maling inay, oh maling. Ang sarap. Pakakainin ko lang siya mga madam, then balik ako sa inyo. Ngayon mga madam, papahigupin ko siya ng ano, sabaw ng sinigang. Paborito niya to, yung mga nilaga, tinola, sinigang, ano na eh. Sarap, sarap. Ang sarap. Ang sarap, sarap. Sabaw. Dandan lang na eh. Para hindi ka matigapan. Sarap. Sarap. Lagyan ako mga madam ng konting lipstick saka ng eyeliner. Ayan. O diba, bumabagay. Black and black. Tingnan niya mga madam. Ayan.
nakaraan? Oh. Ano na naman ang inay eh? Ay. Lotion ay lotion. Lotion pampakinis ng balat. Bea, baka na men. Bihis, inay. Paa na. Paa. Saan yun lang na kayo. Oh. Ay, 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 ay. Opo. Oh, ayan. Tapos na. Pagandahin kita. Ha? Ayan. Nanay, papagandahin kita. Ana. Na, mam na. Lipstick. Tap, 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 tap. Oh, yung ganda naman ng nanay namin na iyak. Tanda mo na yun nun? Yung favorite lipstick mo, red, Avon. Nene, ang tigas sa ulo. Red Avon. Ang tigas sa ulo, ang ginagawa ng papa. Tapos, nagilagay dyan ng papa. Ang tigas sa ulo, ang ginagawa ng papa. Tapos, pulbo. Ano yung gusto? Ano yung gusto mo? Pulbo. Ah, ah. Kaya sa kulay. Yung suklay ko, madam, suklay ng bayan. Oh. Lotion. Yung lotion ko, mga madam, lotion ng bayan. Tawang nanay kiyo. Ganda naman ni nanay na yan. Tapos, papabanguhan kita, inay. Pabanguhan natin si mama. Si mama. One, tapos dito. Oh, bango naman niya. Tapos, igaganyan-ganyan niya. Tapos, gaganon. Exercise na na. Exercise, exercise. Gaganon-ganon. Ocho! Tapos, gaganon-ganon. Ay, exercise, exercise, exercise. Oh, bango naman niya. Nanay, ang bango-bango naman niya. Bango na. Mabango na? Amoy dalaga! Ang bango na, nanay. Ang bango-bango. Yun lang yung ilong mo, bakit mango? Puro kulangot na yan, ano? Ayan, tingnan ang kulangot, inay. Baka may kulangot. Kulangot? Wala, walang kulangot. Yung muta. Muta. Ating tubig. Ano tayo? Oh.
kabila. Di ano, gusto mo matulog o upo? Tulog. Ito talaga ikaw. Ah, okay. Tutulog daw po siya. Sarap! Oh! Tapos electric fan! Oh, pak na pak! Ano, Nay? Oh, sarap ng tulog na ito! Bagong ligo. Ano na, Nay? Tulog na ikaw? Tulog ka na? Kapatayin ko po ang ilaw, ha? Okay, natulog. Fresh ka na ulit, fresh. Love you, Nay. Ano na? Oh, bango! Dalagan-dalaga eh. No? Dalagan-dalaga naman iyon. Ay, umutot ka? Umutot ikaw? Ano yun? Umutot ka? Aminin mo! Pinapatawa lang kita, Nay. Para beautiful. Sige, mga madam. Tapos na natin tindihan si nanay ko. Ayan, mga madam. Tapos na. Nakakapagod pero masarap. Masarap sa pakiramdam na alagaan mo yung nanay mo. Kasi ganyan din sila noon eh. Although, hindi kami naalagaan ni nanay noong maliliit kami. Kasi nag Hong Kong yung nanay ko eh. 7 years siya sa Hong Kong. Yun nga po, no? Nag Hong Kong yung nanay ko. 7 years, so naiwan kami maliliit pa, naiwan kami sa tatay namin. Hindi rin naman kami masyadong naalagaan ni tatay kasi kailangan niyang maghanap buhay, mamasada, mangisda. Nung mga maliliit kami, tandang-tanda ko yan kasi nasa squatters kami mga madam, tabing ilog kami. Kaya tandang-tanda ko lahat yan. Yun ang talent ko eh. Hindi ako masyadong makakalimutin ng mga nakaraan ko. Ayan. Bale, si nanay kasi, masyadong masipag si nanay. Then, nung nag-upload kaming magkakapatid, lahat kami, pinatigil namin siya sa pagtatrabaho. Which is, hindi pala maganda yung ganun, yung sobrang sipag mo, tapos bigla mo siyang patitigilin sa pagtatrabaho. Kumbaga parang, manghihina talaga yung katawan niya. Tapos, dun nag-start. Kaya ako, kung pwede nga lang sana na, hindi ako tumigil, pero kasi yung asawa ko, ayaw niya rin ako pagtrabahuin eh. Bilang housewife, diba? So, ayun mga madam, ang ganda naman na ating kwento. Nag-ano na si nanay. Lalabas kami, anong oras na ba? Punta kami sa palengke, magpa-pares tayo ngayon. Magluluto yung kapatid ko ng pares. Ang pinagmamalaki niyang pares. Magpares daw kami. So, mamamalingke muna kami. Para yun ano, mamayang hapunan. Pares. Stay tuned mga madam. See you mamaya. Bye-bye.